Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioners at SSS members. Ating talakayin sa video ito ang napakalagang ipinag-utos ni SSS President and Chief Executive Officer Michael Rehino. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Ipinag-utos na nga ni Rehino ang pagpapatuloy ng mga operasyon ng RACE sa Metro Manila. Inihayag ni Social Security System o SSS President and Chief Executive Officer Michael Rehino na ang mga operasyon ng Run After Contribution Evaders o RACE ay ipinagpatuloy sa National Capital Region o NCR simula April 1, 2022. Napag-alaman kasi na ang mga employer na ito ay delinquent sa pagbabayad ng mga kontribusyon bago pa man ang pandemya. Bilang general rule, binigyan natin sila ng 15 calendar days mula sa petsa ng pagbisita ng SSS para ayusin ang kanilang mga obligasyon, sabi ni Rehino. Ang kampanya sa Maynila ay bahagi ng isang serye ng mga operasyon ng RACE sa buong bansa na naglalayong tiyakin ang tuloy-tuloy na compliance ng mga delinquent na employer, tiyakin ang social security coverage ng mga miyembro at enhance SSS collection efficiency. Hinihimok namin ang mga delinquent employer na voluntaryong gampanan ang kanilang obligasyon sa ilalim ng social security law. Dapat silang maging katuwang natin sa pagbibigay ng makabuluhang social security protection sa ating mga pribadong manggagawa, sabi ni Rehino. Sa ilalim nga ng RA number 11199, ang isang employer na nabigo o tumatangging irehistro ang kanilang mga empleyado, mag-deduct ng mga contribution mula sa kanila at mag-remit ng pareho kasama na ang shares ng employer sa SSS ay papatawan ng multa na 5,000 hanggang 20,000 o makukulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Kaya naman sa mga SSS members, kung may alam kayo o yung mismong employer nyo ang hindi nagbabayad ng inyong contribution, ay ipagbigay alam na. Pwede kayong mag-report sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Karapatan ng lahat ng SSS members na matanggap ang nararapat na benepisyo. Para naman sa implementasyon ng second tranche ng 1,000 pesos pension increase, malaki ang maitutulong ng mga malilikom na contribution dahil magpapalaki ito ng pondo o reserve fund na kung noon pa siguro pinaigting ng SSS ang kanilang collection sa contribution, wala sigurong dahilan para hindi maibigay ng SSS ang additional na 1,000 para sa pension ng mga pensioners. At bilang isang SSS pensioners, ano po ang reaksyon nyo sa kampanyang RACE ng SSS? Sang-ayon ba kayo na dapat noon pa pinaigting ng SSS ang kanilang collection sa mga contribution ng mga members? I-comment nyo lang sa ating comment section. So, yun lang po muna para sa latest SSS advisory. Maraming salamat po.